Let's check the Hero, an NFT card collectible game na pwede kang kumita kahit tulog. Hi guys, I'm Jan aka Soral. Welcome to our YouTube channel. Please subscribe and let's go! Share ko lang ito guys, itong monthly stars September ng Binance. Kasi kung ikaw ay nakasama dito, you will receive mentoring. Maliban doon sa capital na ibibigay sa inyo para mag-grow pa yung inyong project. At nagulat ako, under the games NFT, nandito yung Mix Marvel. Itong Mix Marvel na to, ito yung website nila. Sila din ang maker nitong The Hero na ating inispatan for the past day. Kaya we will review this game for you. So ito yung The Hero guys. And as you can see, parang naka-mobile na siya, di ba? Dahil pwede nyo itong laruin, no? Or gamitin yung application na to doon sa browser ng inyong mga mobile. Okay, so punta lang kayo sa Google Chrome nyo, tapos i-type nyo lang www.thehero.co. Ganito rin ang magiging kakalabasan niyan. At ano ba itong The Hero na to? The Hero is a decentralized GameFi application. Game pati DeFi pinagsama. At ang gagawin lang dito ay mangongolect lang tayo ng NFT cards. Ang NFT cards na yan ay i-stake lang natin para magkaroon na naman ng another NFT card where you can trade or mismong token nila, which is the Hero's token. Para masummarize ko dito yung nasa gitbook nila, yung how to play, FAQ, security, how to use BSC, homepage, stake, cards, trade, and my bag, ipapakita ko lang sa inyo yung step-by-step procedure from start to finish kung paano ba ito maniobrahin ang The Hero na to. Siyempre, una sa lahat, kailangan natin ng token nila. Ang token nila ay Heroes. Para mabili nyo to, kailangan nyo iswap via PancakeSwap or kahit dito mismo. Sa MetaMask nyo, pwede nyo iswap yan. Ang problem ay hindi nyo siya ma-search, no? Kaya gagamitin natin yung kanilang contact address. Yung contract address nila ay nasa token sa kanilang gitbook.io. Yan. Ito lang papaniwalaan nyo. Walang iba na address dyan. So ilalagay ko rin ito sa description below para mag-guide kayo. So ikakopy lang natin itong Heroes contract. Itong Mix, ito yung token mismo ng Mix Marvel. Yan. So mamaya papakita ko rin sa inyo kung bakit importante din yun. So copy lang natin ito, so either dito, pwede rin dito, lalabas yan yung Heroes, no? Pwede natin i-import. Okay, then I understand, then import. So from there, pwede natin i-convert itong BNB natin to Heroes. Yan, i-max natin, or mag-iwan tayo ng kaunti kasi para sa gas fee. And makikita natin dito, yung 0.08, this is around 2K, no? 23 Heroes ang makukuha natin. Pwede natin isakto to 24 para walang butal. Ayan. So yan, pwede natin iswap dito. Or kung tinatamad kayo, pwede nyo naman ilagay dito sa MetaMask. Swap natin, then copy nyo lang yung contract address. Lalabas dyan yung Heroes, import natin. Okay? Ayan. So we can swap, at least dito may kita nyo kung magkano yung isa-swap natin. Example, 0.08. Ayan, around 2,000. Then click continue, then review swap. So pag ganito, na no cost available, pwede nyong i-adjust yung slippage. Okay? But, dito lang tayo mag-exchange via PancakeSwap. So, isa-swap lang natin ito. So, ilagay muna natin 23. So, swap natin ito. Confirm swap. Then, may babayaran tayong gas fee. Murang-mura lang yan. 0.0012. Confirm lang natin. And close. So, yan na. Meron ng receipt na na-transfer na yung ating BNB to Heroes. Ngayon, itong gagamitin natin, itong token nila, para sa application na ito. Yan. So, pwede tayong mag-shop, bumili ng isang pack, or mag-stake tayo. Yan. Para magkaroon tayo ng card. Okay. So, unahin muna natin, bumili muna tayo ng isang card. So, paano bumili? Shop ka lang. 8 Heroes daw. So, ilagay natin yan. Okay. Approve natin ito. At yung gas fee, 8 pesos lang, di ba? Yan, yung gas fee na yun for approval lang. Okay, yan. Pag binay natin, may gas fee pa yan. So, murang-mura lang yan. 0.001886. Magkano kaya to? Check natin. Around 45 pesos sa kanila na yan. Then, i-approve lang natin to. Confirm. So, yan na. Loading successful na. So, click lang natin confirm.
At nandito na siya sa ating inactive cards. Mamaya bubuksan natin yan. And yung isang way na tinuro ko sa inyo is yung staking. Yan, stake natin. For example, yung ating heroes. Yan, yung 15. So, stake natin yung ating heroes dito. 0.002, siguro mana sa around 80 pesos lang yan. Then, click confirm. Then, click confirm ulit. Ayan, so meron na tayong dalawa na unopened card packs. So, pwede natin silang buksan dito sa card section. Tignan natin. So, ito, rarity niya, either green or blue. So, buksan natin. Open. Gas fee, confirm. And, open natin. Excited ako, sana maganda. Boom, green card siya, the Plague Mage. So, meron siyang staking power na 15. Not bad. Then, buksan natin yung isa. So, konti lang yung probability niya ng orange, 0.2. More likely, green siya or blue. Alam niyo naman tayo, no? Hindi naman tayo ganong kaswerte yan. Kaya, tignan natin. Pag ito nag-orange, magpaparapolo sa inyo, guys. Open natin. Green ulit. Snake Lady naman. So, 8 ang kanyang staking power. Diba, no? Sa halagang 637.12 pesos, ay nagkaroon na kayo ng NFT na pwede nyo naman ito gamitin hindi lang sa pang-trade sa open market nila, pati na rin sa pagkakaroon ng passive income. Paano yon? Tinan natin dito. So, may kita nyo, meron ditong dalawa, no? May 2 na nakalagay dito. So, ang gagawin natin, pipindutin lang natin yan, hanapin natin kung nasaan siya. So, for example, si Plague Mage, di ba? Yun, no? Green, no? So, pindutin natin, then ipa-place natin siya. Place natin. Magbayad lang tayo ng counting gas fee. At hanapin natin yung isa nating card. Si Snake Lady. Place lang natin din to. Confirm lang. At ayun na, nandito na ating NFT na mag-generate na siya ng Heroes Token. Habang tulog kayo. Pwede nyo itong iwanan, chill-chill lang. May kita natin dito, card place. Current capacity, itong current capacity nito, ito yung inyong staking power. Na makikita nyo dito kay Plague Mage is around 2,000. At pinapakita rin dito yung ano, annual payout per year, around 98%. So, syempre, pag dinadagdagan mo yung mga ilalagay mong cards dito, is tumataas ang tumataas yan, pati yung estimated na makukuha mong Heroes Token. At speaking no of tumataas, no, maaari tumaas siya. For example, dito, kung meron kang 12 cards, mag-increase yung power mo ng 10%. Kung meron kang 24, 20%. At kung 108, 100% magiging times 2. At ito yung computation kung paano ba nakocompute kung magkano ba ang kikitain nyo. So, syempre, the higher the quality cards, the higher the combat power, the higher the earnings. At may mga combination pa to, guys, ha? Pati mga upgrade. Kung titinan mo dito, may upgrade yan dito. Yan. Na magbe-burn ka ng NFT at tataas ang kanyang staking power. Or kung makakuha ka ng isang Hunger Abyss, magkakaroon sila ng combination na magkakaroon ng 12%. So you can experiment, you can collect para mas marami ka pang makukuhang rewards by staking your NFT. At tabanggit na rin naman natin itong mga pool na to, yung liquidity pool na yan. Pwede kayong mag-stake dyan ng Heroes and BUSD Stake at Heroes at Mixed State na pwede nyong gawin dito sa PancakeSwap via liquidity. So, add liquidity lang yan. Input nyo lang dito yung Heroes na token at for example, BUSD. So, yan. So, pwede ka na magkaroon ng LP tokens there. Then, i-stake mo lang siya dito at magkakaroon ka na makakapag-receive ka na ng NFT depende doon sa output. At di lang yun, kahit kung meron kayong token dyan, no, pwede nyong i-stake yung Cake, yung BUSD, WBNB, ETH or MIX at makaka-receive kayo ng NFT para dyan. Or kung ayaw nyo na, no, or ayaw nyo na nakuha nyo, pwede nyo siyang ibenta dito sa open market nila, no, either via Heroes or BUSD. Yan, pwedeng-pwede nyong ibenta kasi may maghahanap yan lalo sa mga naghahanap ng combination. As low as $10 may nagbebenta niyan, yung pinakamahal, mga $435. Laki niyan, mga 25,000, no, kung seswertihin ka. At dito sa MyBag, dito makikita yung kanina, yung inactive cards pati unopened card packs natin. At kung sabi natin kulang kayo sa budget, no, okay lang yan, pwede naman kayo mag-daily check-in dito. Check-in lang kayo sa kanilang lottery ticket. Around 19 pesos lang to everyday. May chance kayong manalo ng isang gray card.
So, ganyan lang. Confirm lang natin ito. At pag nanalo tayo, mabibigyan tayo ng NFT. Woo! Pag hindi naman, magkakaroon tayo ng 5 points para sa draw naman ng mga lottery points later. Okay? So, ang daming ways para kumita dito. Either staking your NFT, staking your token, trading your NFTs via lottery. Ano pa ba? No? Baka may nakalimutan pa ako. Basta, this is a very compact application which combines game pati DeFi na you can earn talaga passively. No? Kahit wala kang ginagawa. Basta mag-invest dito sa larong ito. But remember, always paalala, just invest an amount that you can afford to lose. Okay? Okay ba tayo doon? Basically, that's it yung nakalagay dito sa kanilang gitbook ng The Hero. Yun lahat, pinakita ko na sa inyo kung paano. But let's check the tokenomics. So, meron lang itong 21 million max supply. At makikita natin dito, on 540 days lang yung kanilang NFT card mining pati LP liquidity mining. Then, yung 5% which is non-destructive mining cycle and 30% doon sa DAO, the market operation, business development, content, and IP. The roadmap basically hindi lang po dito magtatapos. No? The current performance is this, no? Card collectibles mining, heroes lottery, but card battles and equipment system will be launched on the next month daw or so. Kaya abangan natin yung may panlaban na at marami pa silang pwedeng gawin on the upcoming milestone on the DApp interactions, integrating multiple assets and NFT asset holders can rent no NFTs which is yan, magandang i-add yan dito sa game yung mga rental protocol na yan. Mas magiging dynamic pa yung gameplay nila into future kasi lalo na, for example, tayo, naka-early access tayo dito. Hindi natin alam, baka biglang, as time goes by, magmahal na itong mga hawak nating mga card collectibles. At least yung mga bagong papasok, ay may option sila to rent. Siyempre, mas mura kaysa bumili, then earn passively as well. Follow them on their Twitter account, on their Discord group, at salin rin kayo sa kanilang Telegram account. What do you think about the game, guys? Comment down below, but don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli, guys. Bye-bye!